So, ayun guys, magandang umaga sa inyo. Gusto ko lang mag-content ngayon ng isang simpleng bagay. Kasi habang pinagmamasdan ko tong mga isda ko, ayan, may naisip akong i-content. Diba? Kadalasan sa mga fish keeper, ang problema nila is yung quality ng water. Ayan. Check nyo, ayan. Yung quality ng water nila. So, sa akin, gusto ko lang magbigay ng konting ano, tip based on my experience kung bakit lumalabo agad ang tubig natin sa mga tubs natin katulad nito. Ayan, malinaw yan kahit na sobrang dami nila dyan. Oh, tundun yan sa ilalim. Sobrang dami nila dyan. Pero, 4 days na yata itong water na to. Tapos, nagpakain pa ako ng tubi kahapon. So, I expect na dapat lumabo siya. Pero, hindi. Diba? May mga, ano kasi dyan, discard. Diba? Tulad dito. Ayan. Clear water. Clear water. Bukod sa sponge filter ko, ayan. Meron pang mga ibang, meron pang mga ibang cause kung bakit. Clear pa din yung water. Clear water pa rin siya. Pala dito pa to. Clear yan. Tapos, check natin yung ibang tubs natin. Clear water. Then, clear yan. Kahit may ilalim, clear sila. Ito, wala na ito. Clear siya kahit sobrang overcrowded to sa fry. Hindi nga lang sana pumunta sa akin yung mga fry ko. Kasi, ano, nasa pagpapakain nyo lang yan. Kung gusto nyo manatiling clear water yung mga tubs nyo, i-maintain nyo yung konting pakain sa kanila. Huwag nyo silang i-overfeed kasi ang tendency ng overfeeding is, ang tendency nun is yung tae sila ng tae, diba? Hindi naman nila kailangan na kumain sobrang dami para lumaki sila agad. Kailangan, fix lang yung kain nila ng 2 times a day. Kapag nagbigay ka, yung natira tanggalin mo sa tubi. Tapos kung magbibigay ka ng feeds, PO1, watchumpong, or whatsoever feeds na gamit nyo, tansyahin nyo lang na yung mauubos nila. Kasi, yun yung pinaka nagkukos ng water pollution sa atin. Saka ito pa. Hindi ko alam kung taihan nila to eh. Ito yung lava rock na to. Pero, ang pansin ko pag naglalagay ako ng lava rock, ang dumi, nakaipon lang sa lava rock. Hindi ko alam kung bakit walang dumi dun sa mga gilid. Ginan nyo, ang linis nyo. Kung gusto nyo ng, ano, hand massage, ayan, ganyan lang kayo, ayan. Tanggal lahat ng dumi sa kamay nyo at kalyo. Water massage. Ayan. Bring to you by my Fred Ayamabuki. Char. Pero yun nga, gusto nyo hindi makalat yung tae nila sa mga tubs nyo, maglagay kayo ng lava rock na ganito lang. Lahat ng tae nila nandyan lang. It's either nasa dito sa lava rock o nasa ilalim. Hindi ko rin alam paano ginagawa ng mga fish yun, pero ang gagaling nila. Magbibigyan ko pa kayo ng isang example na may lava rock, ha. Yan. Ito, tingnan nyo, walang katae-tae sa mga paligid. Kundi nandoon lang sa lava rock. Binawasan ko na tayo. Pinagbukod-bukod ko na. Ito pa, oo, oh, yan. Kita yung madumi yung ilalim yan, pero butas kasi plastic niyan. Nasa ilalim yung dumi. Lahat ang dumi nila na doon sa lava rock. Sintik tayo dito. Yeah. Massage. And basta pag gusto nyo lang ng clear water or magandang quality na ng water, gawin nyo lang, ayusin nyo pagpapakain nyo, gawin nyo, maging disiplinado kayo sa pagpapakain nyo sa mga isda nyo, lalo na sa mga ganitong pag-grow out. Maging disiplinado lang kayo, di naman kailangan na laging madaming pagkain, ibababad nyo, kasi pag ibinabad nyo, ang bilis nyan daw dumi. Talaga, na-experience ko na. Mahilig ako magbaba dati kasi tamad ako. Ang bilis niyan dudumi. Diba? Okay.
Kaya dapat ano lang, disiplina sa pagpapakain. Tingnan niyo to. Disiplina lang tayo sa pagpapakain, mga guys. Kasi nandun talaga yung quality, yung taste para maganda quality ng water. Kasi pag hindi maganda quality ng water mo, tapos ganyan karami isla mo sa isang tub. Ba, Diyos ko, magkakamatayan, lalo ganito karami. Eh, baka araw-araw ka na sumasalo ko ng patay na isda. Diba? So, ayun. At isang tip pa ay, kailangan lagi kayong nag-aasin sa tubig. Huwag niyong kakalimutan yung maintenance nyo ng asin kada water change. Pinakakailangan ng ano, asin talaga. Ano pa kalino ng tubig nito? Kung pagkaganto tubig ng tubs ko, yeah, yung mag-water change pa tinatamad ako. Kasi sa dami niya, no? Boom! Lahat yan. Water change yan. Nag-stock ako ng tubig ng 2 to 3 days. Tapos ako sila yung water change. Ito naman kasi kaya malinis to. Ay kulanin, ilan lang sila, 2 peraso lang sila, VIP. Kaya lang, ayaw naman mag-drop. Pumanginan po yan, tagal mag-breed ng swordtail na to eh. So yan, dyan ko natatapusin ang aking video tips para sa inyo. I hope na may bago kayo natutunan, kahit simpleng bagay lang, kahit yung pag-water change lang, maglalagay ng asin. Kasi para sa mga beginner, important yan. Yan sa mga matagal na nag-iisda, alam na nila yan. Pero this video is for beginners only. Lalo na yung mga nahihirapan sa magpa-clear ng water nila. So, ayun. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe to my channel. Comment down below. And like my video. That's it. Thank you so much. Bye-bye. Happy fish keeping.